What's up guys, nandito na tayo sa ating pan ngayon. Bali, kung naalala nyo nung huli na video natin na nakuha na ho natin yung Predator, yung hawak ko po yung dalawang dalag. Bali, anong nangyari ho ngayon? Dahil linggo ano magkatubig dito, nagkatubig po siya ng Saturday. So pinasok ko siya ng tubig kasi yung ating daanan ng tubig ay medyo malakas, kaya nagkaroon pa rin siya ng tubig. Ayan o. Oh. Matatandaan nyo, naiga na ho yan. Pero ang kagandahan ho dyan ay nakuha na natin yung Predator na dalawang dalag. Kaya wala tayong pangamba na kakainin yung ating fingerlings. Kaya ang gagawin ko po ngayon, ito pong lupa na nasa ilalim, babawasan ko po yan ng putik. Kaya para yung mga lumang ano po noon, yung dumi ho nila na naipon, yung mga maitim na masyadong putik, kailangan maalis din po yun kahit po konti-konti lang, para pagka pinirepair natin ay medyo yung lupa magkakaroon ng maganda, mawawala po yung asim. Kaya tara guys, samahan nyo ako, babawasan ko ng lupa ito, mano-mano na lang kasi may tubig na siya. Wala na tayong gumamit po tayo ng pump nung huling video natin para maiga, pero hindi maiwasan na magkaroon pa rin ng tubig. Kaya sige guys, samahan niyo ako. Yan guys, nandito na po tayo ngayon sa pond natin para ano, gagamit ako nito guys. Wala ko kasi tayo yung kalaykay natin no? Na hiram mo ng kapitbahay, kaya wala tayong magamit ngayon dito. Kaya ang gagawin ko guys, anuin ko lang muna sila para yung mga nasa ilalim mo na mga dumi ay ma-alwat bago ko po papalahin para yung itim na mga burak matanggal. Sige po guys, samahan niyo po ako. Simula tayo ng araro. Ito ang ating gagawin. Thank you.
Bali, babawasan ko lang ito, hindi matagal ko ito. Okay. Ayan guys, nakapagod ako kasi ako lang mag-isa. Bali, umpati lang ho guys na maputik. Kasi since pababaho din ito, dun po banda, dito po kakaunti lang po, saka po dito. Ito kasi, siminto ito. Siminto na pinagaluan mo noon yung ito yung ginawa. Ayan, bali yung maputik, yun sa pati na yun. Dito yan. Dagin ho natin dito guys. Pagkatapos yun itong ating pagtatanggalo ng putik, ang akin mong gagawin ay palipasin ko muna ng 3 days bago ako maglalagay ng abono. Abono ang aking ilalagay dito. Yung urea po. Sa lawak po nito, ito po yung 5 kilo ang nilalagay kong abono na urea. Pagkatapos po nun, hindi po ako ng 2 days, bali 5 days na po yun. Sa ika 5 days, oh, lalagyan ko na po ito ng hapog. Since hindi po na iiba yung tubig, okay lang po yun. Kasi pag sinaboy ho natin, ay mawawala ho yung asin ng lupa. Kasi wala tayong pagkakataon na paiga talaga itong ano nating pan. Ang importante sa lahat ay wala ho yung predator. Kasi hindi na ho tayo gumamit dito ng lason. Gawa ng dalaglang ho talaga nakapasok ho dito sa ating pond. Sige guys, sa next video na lang ulit. Papakita ko po sa inyo yung tamang ano po ng aking pag prepare ng pond. Ito po ay method ko lang po. Hindi po ako professional para makuha ho yung tamang ano. Ito po yung aking ginagawa na alam ko pong maganda at mabilis po lumaki yung aking tilapia. Kaya, sige guys, next video na lang po ulit.
guys. Kailangan siya mag-isa. Pero okay lang, exercise pa din. Benefit sa ating katawan. Kaya, guys, sana may napulot uli kayong aral dito sa ating tank preparation. Kahit po konti lang. Kasi, kailangan mo talagang maalis muna yung mga puti. Yung kagaya ko ng mga nasa pader na yun. Medyo, yan kasi may maasim ho yung lupa na yan. Yung mga putik na yan. Kaya, yun yung mga dumi ng tilapia na naipon. Kaya kailangan alisin po yan bago tayo maglagay ng abono. Kaya, guys, hanggang dito na lang muna yung video. Update ko na lang kayo sa susunod na ating paglalagay ng abono. Palipasin muna natin to ng 3 days bago tayo maglagay ng abono. Kaya maraming maraming kong salamat, guys, at sana mag like and subscribe po kayo kay Arch Farming. Thank you po and God bless.